Annyeong mga guys! Welcome back na naman sa isa nating video for today. And for today, mag-unbox tayo ngayon ng Galaxy Z Fold 3. Ayan, so itong Galaxy Z Fold 3 is bagong labas lang to sa Korea. And bagong release lang to. Actually, kare-release lang niya today. Pero nakuha ko yung unit kahapon. Medyo napaaga ng bigay sa akin. So, kaya marireview natin siya ng maaga. So, mabilis na review lang to mga guys. Hindi ko masyadong i-detail kung ano yung mga features nito. Pero yung mga main features lang yung papakita ko sa inyo. So, disclaimer nga pala mga guys. Itong unit na to is I bought this using my own money. And this is not a sponsored video. This is my personal telephone. So, tapos na kasi kontrata ko. So, kailangan ko na magpalit ng unit. Kaya, avid fan kasi ako ng Samsung simula pa noon nung nagpalit ako ng telepono from iPhone 4. After that, sunod-sunod na Samsung Galaxy na yung mga gamit ko, particularly yung Note series. Kasi medyo wala atang lalabas ngayon na Note 21 kaya kailangan ko na magpalit. So wala namang ibang mapagpilian. Yung gusto ko kasi yung meron ng pen. So bali itong Fold 3 na lang. So napakaganda rin ito mga guys. So, high end siya na unit. Ayan, so bubuksan na natin. Wow, ang laki ng screen, 'di ba? So para siyang tablet. So bali ito ang laman sa loob niyan. Ayan, so I guess documentation 'to. Ayan, meron siyang needle pangbukas ng SIM card slot. Ayan, so ang laman niya is itong nag-iisang cable, 'yan. So, bali USB Type-C siya. At saka itong manual. Ayan yung laman niya. So, wala na siyang ibang laman sa loob. Yan lang. Wala na yung adapter niya. Yan, di ba dati may adapter pa to. Tapos, mayroon pang ang earphone, di ba? So, ngayon, ayan na lang yung laman. Dalawang yan. Unit at cable. So, paunti-unti na nilang tinatanggal. So, bali mga guys, dalawang klase itong nilabas nila, itong Fold 3 na which is high-end, yung medyo mahal, at saka yung medyo mura dito, yung tag 999 lang, which is yung flip. Ayan, so may dalawa kayong pagpipilian kung gusto ninyo ng mga fold na telepono, folding phone. Ayan, so bali may kasama ito, yung flip 3, ito naman, so bali pa-vertical yung, ay pa-horizontal yung flip niya, itong fold naman, vertical yung fold niya. So mas mahal itong Fold 3. Actually, ang price nitong Fold 3 dito sa Korea is 1.9 million won. Ayan. So yung unit niya is 1.9 million won o mga nasa $1,700 mga ganon. Ito namang flip mga nasa 999 lang to, 999,000 won. Medyo mura siya. So, kagandahan nitong Fold 3 guys, matibay na to kumpara sa Fold 2. Sa nakaraang ano niya, sa last year na Fold 2 na unit. So, ito matibay na tong pagkakagawa nila kaya naisipan ko na rin na ito na rin ang kunin. So, bali mga guys, meron nga pala siya tatlong kulay, yung Phantom Silver which is itong gamit ko ngayon, itong unit ko. Meron din siyang Phantom Green and meron siyang Phantom Black. Ayan. So, may tatlong kulay kaya napagpipilian. So, bali ang dimension niya, cover screen niya is 6.2 inches. And yung sa loob niya, which is yung mas malaking screen, pag in-unfold niyo is 7.6 inches. Ayan. So, yung weight ng telephone na to is 271 grams. So, yung main screen niya is mayroong 120 Hertz adaptive refresh rate. Ayan, so mabilis siya kapag ini-scroll niyo siya. Pati yung cover screen niya ganun din, 100 Hertz adaptive refresh rate. Ayan. So bali compatible siya, meron siyang S Pen. Mabibili mo siya separately, hindi siya kasama. Pero since itong ang unit ko is pre-order, so meron siyang kasamang free na S Pen at saka cover. Actually mga guys, kaya ako nag pre-order nito kasi merong libre itong earbuds 2 at saka may libreng case and may libre rin siyang S Pen. Ayan. Ayan yung mga benefits na makukuha mo kapag nag pre-order ka nito. Actually, nag-start ng pre-order nito nung last week. Siguro mga 2 weeks lang yung pre-order. Tapos, re-release nila kaagad. So, maikli lang yung
yung time para maka-avail ka ng pre-order kasi marami siyang libre. So yung camera nito guys, meron siyang yung sa cover screen niya, yung sa cover camera niya, meron siyang 10 megapixel na selfie camera. Ayan. Yung sa front camera niya naman, which is yung pag-open mo sa loob, meron siyang 4 megapixel. So medyo mababa lang kasi under display camera to. Yung nasa loob yung camera niya, wala siyang punch hole. Ayan, kagaya ng mga traditional na camera at saka ng ibang unit, punch hole siya, 'di ba? Ito, may AI siya. Nagbabago yung kulay niya depende sa screen mo, kaya hindi mo siya makapansin na nandiyan diyan. Nasa loob siya ng screen na sa ilalim. So bali meron siyang tatlong camera yung sa likod niya. So yung wide, yung ultra wide camera niya is 12 megapixel. And then yung wide angle camera niya naman 12 megapixel din. And then yung telephoto camera 12 megapixel din. Telephoto camera capable siya up to 10 times zoom. Tapos yung battery capacity niya naman is 4,400 mAh. Ayan. So tamang-tama lang to sa buong araw na gamit. Yung Bluetooth niya nga pala, pwede siyang i-connect ng up to 2 na device sa kanyang Bluetooth. Memory nito is meron kayong option yung 12 GB RAM with 512 GB internal storage at saka yung medyo mababa na 12 GB RAM with 256 GB internal storage. Gusto ninyo yung 512 GB, bali mas mataas siya ng 100,000 won. So papalo na to ng mga more than 2 million won kapag 512 GB yung pinili mo. So, ayan yung ating konting review dito sa Fold 3. Ayan, yung Galaxy Z Fold 3. Ayan, so, nasa sa inyo po yan mga guys. Kung gusto ninyong bilhin ito, medyo may kamahalan siya. Kung pasok naman sa budget nyo, okay lang, diba? Kung hindi naman, at gusto nyo pa rin ng natutuping telepono, meron yung isa, yung flip. So, maganda rin yun. Bali, may parang trendy siya. Tapos, kasyang-kasya lang sa bulsa. Kasi kung itong pipiliin ninyo, medyo may mga kailangan kayong i-sacrifice dito. Which is medyo makapal siya. And medyo kailangan nyo siyang ingatan. Kasi, yun nga, hindi pa siya dustproof. So, waterproof lang. So, medyo ingat-ingat lang at saka mamahaling kasi, diba? Kaya kailangan natin ingatan. And then, ayan, napakalaki ng screen niya. Ayan yung mga advantage niya. So, ayan mga guys, yung ating unboxing, and I hope nag-enjoy kayo, and I hope may naitulong itong unboxing video na to para makapag-decide kayo kung anong telepono ang kukunin nyo. And thank you very much for watching mga guys, and see you again on my next video. Annyeong!